I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She luminous bright. Yes, mga kabayan, kamusta kayo dyan? Welcome back to another vlog. Another computations naman tayo ng contributions patungkol sa SSS. So, ang kukumpute naman natin ngayon na contribution is yung 1,020 na naghuhulog. So, kung hindi ito yung kinukontribute mo, hanapin mo na lang sa aking YouTube channel yung mga iba't ibang computations or contributions ng SSS. Okay? Para at least makita mo kung magkano nga ba ang pepensyon ng estimation sa paghulog ng 10 years na paghulog. Okay? So pag sinasabi nating bago ko pala umpisa nitong pagko-compute is kung may mga katanungan po kayo tungkol sa SSS is mas mabuting i-email niyo na lang po yung SSS kasi nga kung tungkol sa mga SSS hindi naman kung masasagot talaga yan. Kasi mas maganda SSS po ang sasagot sa inyo. So email nyo na lang po yung sa member_relations@sss.gov.ph para at least sila mismo yung sasagot sa inyong mga katanungan. So pag sinasabi pong 1,020 ang hinuhulog nyo ngayon, ibig sabihin, according sa table of contributions ng SSS, ang inyong table average monthly salary credit is 8,500. So para ma-qualified kayo na mag-pension pagdating ng 60 years old, that is optional, or 65, that is mandatory, at least nakapaghulog kayo ng 10 years. Or sinasabi nilang 120 months. Okay, sa paghuhulog nyo ng 1,020 sa loob ng 10 taon, ang total na nahulog nyo is 122,400. So sabi ni SSS, may tatlo kaming formula na ginagamit sa pag-compute ng pension ng mga pensioners. So sabi ni SSS, ang formula 1 is, or computation 1 is yung sinasabi nilang 300 plus 20% of the average monthly salary credit plus 2% of the average monthly salary credit times credited years of service minus 10. So, paano kaya ito? Paano kaya yung computein? Madali lang po ito. Kaya nga po, kinuha natin yung inuhulog nyo. At sa table of contributions nga, makikita nyo sa table of contributions ng SSS, pag naghulog kayo ng 1,020, ibig sabihin, 8,500 ang monthly salary credit nyo or yung sinasabi nilang average monthly salary credit. So, let's simplify the equations, mga kabayan. 300 plus, kukunin natin yung 20% ng 8,500. So, lalabas po dyan is 1,700. Kunin naman po natin yung 2% ng average monthly salary para ma-times natin sa credited years of service ninyo. So, yung 2% nyan is 170 times. Sabi dito, credited years of service minus 10. So, ibig sabihin, dahil sa example po natin na 10 years, wala po tayong mapapala. Zero. So, lumalabas dito sa formula na ginagamit ni SSS, mas maganda pala pag the longer years kayo maghulog. Kasi nga po, malaki ang maitutulong nitong 2% pag may maitatimes tayo na years. So, ibig sabihin, the longer the years kayo maghulog, hindi wag 10 years. Kasi nga, wala tayong maitatimes. Kasi nga sabi niya, sa lampas 10 taon, ibig sabihin nito, credited years sa lampas 10 taon. Yung excess niya. So, ibig sabihin, 11, so may times 1 na dapat tayo pag 11 years kayo dito. And so on and so forth. So, lumalabas po dito sa formula 1 o computation number 1 ni SSS, ang magiging pension nyo po is 2,000
pesos. So, napakaliit po, no? 10 years lang kayo nagulog. 2,000, hindi kayo kung makokontento talaga. Kaya sinasabi, palaging sinasabi ni SSS na mas maiging i-continuous nyo lang po magulog. At kung maaari, i-ladderize nyo yung contributions nyo yearly. Para at least maabot nyo yung pinaka-maximum na hulog ng SSS. So sa computation mo, computation 1 mga kabayan, is 2,000. Ano naman yung computation 2, sinasabi mo, ng SSS? Sabi ni SSS, yung computation 2 is 40% daw times the average monthly salary credit. So, kukunin natin, magagamit na naman natin yung monthly salary credit nyo, which is the 40,000, 40% times 8,500. So, lalabas po gamit ang inyong calculator na percentage o yung cellphone kasi may percentage computation yan. Lalabas po dyan is 3,400. So, medyo mas mataas na po, no? May pag-asa? So, gamit itong computation 2 o formula 2, naging 3,400 na ang pension nyo. Ano naman yung formula 3 na sinasabi mo, kabayan? Sasabihin nyo naman. So, yung formula 3 o kung yung computation number 3 na sinasabi ni SSS, yun yun. 1,200 daw ang magiging pension nyo pag 10 years kayo naghuhulog at hindi naman lalampas ng 20 years. Pero, 2,400 naman ang magiging pension nyo pag 20 years kayo pataas maghuhulog. Sa madaling salita, 20 years hanggang and so forth na yan. 2, 4, walang pagbabago. Okay? Maliwanag po ba? So, lumalabas dito sa example natin, mga kabayan, na pag naghulog kayo ng 10 years sa computation number 3, 1,200 lang ang magiging pension nyo. Pag yun ang i-apply ni SSS. So, sa computation 3, 1,200. So, nakikita nyo dito sa situation natin o sa example natin, mga kabayan, 10 years na paghuhulog ng 1,020 at ang average monthly salary credit niya ay 8,500. So, lumalabas na sa computation na gamit natin na tatlo, si formula number 2 ang may pinakamataas na value, which is 3,400. So, lumalabas, 10 years na paghuhulog ng 1,020, ang expected or estimation na magiging pension nyo is 3,400. So, disclaimer lang po mga kabayan, pwedeng maging mas mababa itong computation na to or pwedeng masyadong mataas itong computation na to. Ginamit naman natin na tama yung formula na sinasabi ni SSS according sa mga hulog nyo at sa average monthly salary credit nyo. Pero may mga, di ba, may mga increase si SSS na sinasabi nila. So, hindi ko na po sinali yung increase dito na plus 1,000 or and so on and so forth, para baka madidismaya naman kayo pag wala pa yung 1,000 increase. Kaya hindi ko na po iplinas dito sa example natin. Kasi bahala na si SSS kung meron mang plus yan na maidadagnad sa inyong pension. Okay? So, ulitin ko po na ang pagpe-pension po is nasa edad 60, that is optional, at yung 65, yun naman po yung mandatory. Kahit may business ka pa, so pwede ka na magpension sa 65 years old. So, ina-advise ko po na kung naghulog po kayo ng nasa mababa ngayon, yearly mag-increase po kayo ng hulog. Huwag po kayong mag-stick to one.
pwede po kayong salawahan dito sa contributions ni SSS. Kasi the higher the contributions, napansin ko, at the longer the years na naghuhulog po kayo ng SSS, expected po na mataas talaga ang magiging pension nyo. So, pwede kayong maging salawahan dito sa paghuhulog ng SSS. Medyo pwedeng mag-increase kayo. Para at least expected po na mas mataas din po ang magiging pension nyo pagdating ng panahon. At kung bago ka lang dito sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button at yung bell button, pakisama po yung all para at least updated po kayo sa lahat ng videos na yan. Maraming salamat and God bless and babush.